At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito ang pang-apat na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Tagutom sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyo! Ha? Ano yan, Bunjing? What? May dumating na mga pulis. May ginawa ka na lang mayatang kasalanan. Baka nagnakaw ka na naman kaya huhuliin ka na nila, Boy Sibuyas. Uy, tanga! Wala akong ginagawang masama, ha? Hindi ako katulad ninyo ni Lola Insyang na magnanakaw. Baka ikaw ang nagnakaw, kaya andito ang mga pulis na yan. Ay, ikaw ba si Boy Sibuyas? Oh, sir, ako nga po. Bakit, sir? Anong kailangan niyo sa akin? Eh, aristado ka! Sumama ka sa amin sa presinta! Ha? Aristuhin niyo ako, sir? Huwag! Wala akong kasalanan! Huwag! Huwag, sir! Mamampulis! Huwag! Huwag niyo na siyang aristuhin! Wala siyang kasalanan! May reklamo laban sa kanya! Kaya sasama namin siya sa presinta! Pare Bunjing, tulungan mo naman ako. Huwag mo akong pabayaan. Mamang pulis, maawa na kayo sa kanya, oh. Gutom na siya, may sakit pa yan. Mama ka ng maayos mo, Sibuyas. Kunde, masasaktan ka lang. Bunjing, humingi ka ng tulong. Ayaw kong mabilanggo, Bunjing. Ayaw ko. Sir, lagi na si Boy Kamute na ito. Ay, este, Boy Sibuyas pala. Isa kayo sa patrol, car! Yes, yes, sir! Yes, sir! Veronica, gumawa ka ng sulat para sa mga kagawad. Magmi-meeting uli kami. Anong pagmimitingan ninyo, Kap? May kwen. Tinatanong kasi ako ni Congressman Ralos kung ano raw ang gusto kong i-donate niya sa barangay natin. Pa'y hindi ako makasagaw. Bakit, Kap? Magdudonate ba siya talaga? Baka binobola ka lang. Napakabulero kasi ng Congressman na yun, Kap. Nangako siya. Kaya gumawa ka agad ng sulat para sa kanya at ipadeliver mo sa mga CBO. Ah, sige. Opo, Kapitan. Sige. Gawin muna, si Ray. Sige. Opo. Ay, Kapitan! Kapitan! Ay, Kapitan! Bakit binita? Anong balita? Kap! Si Boy Patola! Boy Sibuyas, hinuli ng mga pulis. Ganun ba? Buti nga sa kanya! Ay, Kapitan! Kapitan! Embreng! Ano rin ang dala mong balita? Kapitan, si Bunjing, nakita ko hinuli ng pulis. Sandali lang. Sino ba talagang hinuli ng pulis? Si Bunjing o si Boy Sibuyas? Kakap, si Boy Sibuyas po ang nakita ko. Kapitan, siya ang hinuli ng mga pulis. Ay, hindi, Bunjing. Ang nakita kong hinuli nila, isinakay nila sa police patrol. Ay, si Bunjing? Kap, hindi totoo yung sinasabi ni Embreng. Nakita ko na si Boy Sibuyas ang hinuli ng mga pulis. Hindi ay, si ikaw Bunjing. Ang sinungaling. Hindi ako susuntukin kita. Sige, suntukin mo ako! Sige! Suntukin mo ako! Ipakita mong matapal. Sige! Suntukin mo ako! Hey! Embreng! Sumusubra ka na! Tama na yan! Kahit sino sa kanilang hinuli, wala akong pakialam. Buti pa, hintayin nyo ang ginagawa ni Veronica na sulat para sa mga kagawad. I-deliver ninyo ang dalawa kaagad, ha? Naintindihan nyo? Opo, Kapitan. Boy! Magsabi ka lang ng totoo, magagawalan ka namin. Magtatanong ako,
at bawang mga katutuhanan lang ang isagot mo. Kung mali ang isasagot mo, hindi ka namin pagkakawalan. Nagkakaintindihan ba tayo? Opo, sir. Busti pa mo, manager. Unang tanong. Sino ang nag-utos sa'yo na tawagan si Pineng? Nasabihing si Gagawad Gusting ang nagpasunog ng barangay hall. Sagot! Sir, kasi si Gagawad Asyong. Pangalawang taong! Sino ang totoong nanunog ng barangay hall? Sino? Sir, kung po, mamang polis, ako po. Oh, ayan. Tapos na ang investigasyon. Eh, magandang araw sa inyo, mga kasama kong opisyal ng barangay. Pinatawag ko kayo dahil pag-uusapan natin ang tungkol sa tanong sa akin ni Congressman Ralos. Ano bang sinabi ni Congressman Ralos, Kapitan? Nakausap ko siya nung isang araw. Sabi ko sa kanya, dapat mag-donate din siya ng para sa ating barangay. Eh, sabi niya, oo daw. Eh, magbibigay siya. At tinanong niya ako ulit. Anong tinanong niya ulit? Sinanong niya, Kapitan? Tinanong ako kung ano raw ang gusto ko. Ay, hindi ako makasagot. Kaya tumawag ako ng meeting para pag-usapan kung ano ang dapat nating hingin sa kanya. Eh, para sa mga kabarangay nating nagugutom. Kapitan, masasabi ko dyan. Mas maganda kung tanongin din natin ang mga tao kung anong gusto nila para hindi nila tayo sisihin pagdating ng araw. Hindi, magpapatawag tayo ng assembly meeting. Ganun ba, Kagawad Gusteng? Hindi pwede yan, Kap. Baka putaktihin tayo ng mga tanong ng walang kabuluan. Mahirapan tayong magpaliwanag sa mga taong gutom. Di ba, mga kasama? Tama ka, Kagawad Panol. Ano ang gagawin natin kung gano'n? Kap, ano kaya kung utusan natin ang mga BHW na umiikot at tanongin ang mga tao kung anong gusto nila? Ilista nila para malaman natin ang gusto ng ating mga kabarangay. At yun ang i-report natin kay Congressman Ralos. Maganda yung mungkahi mo, Kagawad Gusteng. Mga kasama? Sang-ayong na ba kayo sa sinabi ni Kagawad Gusteng? Buwisit. Talagang nagpapasikat ang karyong na yon. Alam mo, Pari Adong, pinatawag daw niya ang mga kakampi niyang kagawad at nag-meeting sila. Hindi na tayo isinali. Buisit ang karyong na yon. Inis na ako sa kanya talaga, Pare. Ang yabang niya talaga, Pare. Sinabi akala mo ba kung sino? Naka! Muntik mo na ako madura, Pare. Mag-ingat ka naman! Pare. Pasensya na. Kailangan mapigilan natin ang plano ni Kapitan na makahingi ng donasyon mula kay Congressman Ralos. Dahil kung mangyayari yan, Pare, sisikat na naman siya. Kaya mag-isip tayo ng paraan para tayo magpag-usap kay Congressman Ralos para sa atin ipagkatiwala kung may ibibigay silang donasyon. Di ba?
Tama. Pero ano kaya ang paraan para sa atin na magbigay ng donasyon? Ano, pare? Teka, pare. Oh. Ano, may naisip ka na ba? Na paraan? Ano yun, pare? Sabihin mo ko agad sa akin kung ano yun para magawa natin ang paraan. Ibubulong ko sa'yo, pare. Na naman! Oo. Lato. Baka may makarinig. Ganito, pare. Nakikilita ko yan, pare. Oh, tama na! Hindi ko naisip yun, ha? Iyan na lang yung gawin natin, pare. Maganda yan, pare. Ayos, pare. Maganda yan. Ay, nako. Palakang tuko naman, pare, itong tumawa. Boy, kumusta na kayang pag-iimbestiga ng pulis sa'yo? Sinaktang ka ba nila? Sabihin mo lang para ma-report natin sila. Hindi nila ako sinaktan, pare. Ha? Mabait naman yung pulis na nag-imbestiga sa akin eh. Hindi ako pinalapit sa'yo kanina, pare, habang tinatanong ka. Ano bang kwan yung mga tinanong sa'yo, paring Sibuyas, boy? Tinanong ako kung sinong nag-auto sa akin na gawin yung pagtawag kay Pining. Oo. At sinabing si Kagawad gusting ang mastermind sa panunog ng barangay hall. Anong sinabi mo? Siyempre, sinabi ko, iniuuto sa akin ni Kagawad asyong nagawin yun. Ha? Bakit mo sinabing si Kagaw Gasong yun? Magagaling yun! Sabi kasi ng pulis, ayaw daw kong pakawalan kung mali ang isasagot ko, kaya sinabi ko na ang totoo. Ganun ba? Anong tinanong nila? Tinanong din nila kung sino ang totoong nanunog ng barangay hall. Ha? Anong sinagot mo sa tanong niyang yan sa'yo? Siyempre, sinabi ko na ikaw! Ha? Dahil ikaw ang nakasunog ng nagluto ka ng noodles. Sinabi mo ang totoo? Ako, bakit mo naman sinabi nga ako ang nakasunog ng barangay hall? Hindi raw ako pakakawalan kung may ang isasagot ko. Kaya sinabi ko na ang totoo. At sabi ko pa, si Lola Insiang ang nag-utos sa'yo na magluto. Busy ka talaga. Busy buyas ka. Dinabi mo pa kami ni Lola Isang. Pare Bonjing, umalis na tayo agad dito. Baka ikaw ang susunod nilang tanungin. Ha? Sige, halika na. Uuwi na tayo. Bilisan mo. Bonjing! Sabi ko na kaya. Diyan na yung pulis. Halika na pare, tapo na. Pare Bonjing, antay mo ako. Huwag mo akong iwan. Pare! Ginawa ninyong survey. May resulta natin, Tin. Ito, ang may gusto ng pera na lang 60%. Yung gustong grocery, 30%. Ano yung natitirang 10%? Yun ang mga nagsabing hindi raw sila mukhang pera at mukhang grocery. Ganun ba? Bakit ayaw nila? Libre naman yun. Donasyon pala ni Congressman Ralos. Yun nga ang nakapagtataka. May tumutol pa. Di bale, ire-report na ni Kapitan ito kay Congressman ngayon. At bukas, ipapadala na nila ang pera. Sige, mas maganda kung pera na lang. Ikaw, Tintin, kung tatanungin kita, anong gusto mo?
Pera o grocery? Pera na lang, Aling Bibang. Eh, ikaw, anong gusto mo? Eh, grocery na lang. Dahil ayaw kong matawag na mukhang pera. Hindi ka nga tawaging mukhang pera. Pero tatawagin ka namang mukhang grocery. Hindi naman siguro. Basta grocery lang sa akin. Ayaw ko ng pera. Aha! Ha. Nahuli ko kayo. Nagtitismisan sa oras ng trabaho. Mga BSW pa naman kayo. Manitis kayo! Si Kagawad Asyong. Sige, aalis na ako. Ayaw kong makipag-usap sa bastos na kagawad na yan. Sige, Tintin. Ayan, tapos na itong trabaho ko. Wala akong problemahin sa COA. Kahit mag-audit na sila ngayon, naganda na ako. Tinig! Ha? Ikaw pala, Kagawad Gusting. Ano po yon? Si Veronica, nandito ba? Wala po, Kagawad. Kasama ni Kapitan. Nagpunta sila sa opisina ni Congressman Ralos. Ah, ganun ba? Eh, kasi ano eh. Nagpapagawa sana ako sa kanya ng sulat. Para kay Mr. Eddie Momel, yung bagong Department of Agriculture Officer natin. Magre-request ako ng binhinang mais o palay. Dahil napeste ang mga tanim ng mga magsasaka natin eh. Ha? Ay, maganda yung naisipan mo, Kagawad. Kailangan talaga ng mga magsasaka ang ayuda ngayon. Dahil luging-lugi sila. Sinalakay ng harabas ang mga pananim nilang sibuyas. Pati mais nila, walang laman. Ang palay, inabutan ng tagtuyot. Kaya't makakaranas sila ng gutom kung hindi sila mabibigyan ng ayuda. Wala silang anihin at madadamay tayong magugutom. Oo nga eh. Eh, matagal pa ba kaya sila, Veronica, doon? Ewan ko lang, Kagawad. Di bali, nandito naman ako. Ako na ang gagawa. Ha? Eh, salamat pa rin ha. Eh, sige, pakigawan na ako para maibigay ko na kay Mr. Eddie Momilk bukas. Oh, ikaw din pare Adong. Eh, shot mo rin. Eh, magpakalasing tayo ngayon. Pare Asyong. Ang sarap uminom. Pare. Nakakasana ang mga taong kinausap ko na magrarally buka. Abang nagsasalita si Congressman Ralos. Ayos. Masasabotay ang plano ni Kapitan. Siyempre. Gusto talaga nga magpasikat. Kaya sisirain na natin. Para kang tuko, sabi ko sa iyo eh. Alam mo pare, parang nakikita ko na ang mangyayari bukas. Ha! Mamamatay sa kaya ng karyong na yun. Ay papalasap ko sa kanya ang mapait na ganti sa pinaggagawa niya sa akin. Inom pa tayo pare. Inom pa. Sige. Sige. Itagal. Okay. Sarap talaga ng alam, pare. Cheers tayo! Cheers, pare! Nahulog yung kutsara!
At ngayon, mga kabarangay, ang susunod na parte sa ating programa ay ang closing remark na manggagaling sa pinakamamahal nating punong barangay ng Barangay ng Hingaluan. Salubungin natin siya ng masigabong palakpakan, si Kapitan Karyong! Kwan, maraming salamat sa iyo, Veronica. Ang pinakamagandang sekretarya natin. Sa inyong lahat na kabarangay ka, ginawa namin ang abot ng aming makakaya para sa programang ito. Ang mabigyan kayong lahat ng ayuda dahil panahon ng taggutom. Walang naani ang ating mga magsasaka. Kaya ginawa namin ng paraan para makatanggap kayo ng ayuda. Palakpakan naman si Kapitan! Mabuhay si Kapitan Karyo! Mabuhay! Mabuhay! Salamat! Ang masasabi ko lang, magtulungan tayo para sa ikauunlad ng ating barangay. Tulungan natin ang ating mga magsasaka para mapaunlad ang kanilang mga sinasaka, ang kanilang bukiren. Yun lang po. At maraming salamat sa inyong lahat. Itigil ang programang yan! Kagawad, Asyong! Sabotahe kaya nila kagawadas yung ang programa ni Kapitan Karyong? Mga mahal naming tagapakinig, abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Taggutom sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdem, Robert D. Guzman, Ami Diaz, Oscar Ora, Jun Cabato, technical supervision at sa musika ni Oscar Ora, nilapatan ang tunog ni Robert D. Guzman, mula sa panulat at direksyon ni Oscar Ora, Kapitan Karyong! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radyo Philippines!